greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis
papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good morning ulit mga ka-eskwela. Friday na naman, oras na naman para sa ating EPP4. Muli ako ang inyong makakasama sa oras na ito, si Tutor John. At ngayon, tayo po ay napapanood live sa DepEd Edtech Unit, sa DepEd Philippines, DepEd Tayo, at sa official YouTube channel ng DepEd Edtech Unit at sa DepEd TV. Alright, so good morning mga ka-eskwela na nanonood sa atin ngayon live. Ayan po, active. Kalibo Pilot Elementary School, good morning po sa ating lahat. San Manuel Elementary School, ayan, nanonood po sila sa atin live. At ganun din mula sa SDO Isabela Ramon District, good morning po sa inyong lahat. Right, so mga ka-eskwela, para dumami pa ang ating mga kasama sa oras na ito, i-like at i-share muna ang ating video na ito. So ready na po ba? Okay, simulan na natin. Alright, so ngayon po sa ating quarter 3, week 4, ating tatalakayin ang iba't ibang pangalaga sa ating sarili, ganun din sa ating mga kapaligiran. Ang layunin ng ating aralin sa oras na ito ay na isasagawa ang wastong paraan ng paglilinis ng bahay at bakuran. Okay mga ka-eskwela, gagamitin pa rin po natin ang module mula sa pivot o di kaya ay galing sa Labarzon. Kung handa na, tara, simulan na natin. Sa nakaraang mga linggo ng ating tutorial session, tinalakay natin ang dalawang paraan ng pangalaga ng kasuotan. Ito ay ang paglalaba na paulit-ulit nating ipinapaalala na ito ay proseso ng paglilinis ng ating mga kasuotan. Ganun din ang pamamalantya. Ang pamamalantya ay isang paraan ng pangangalaga sa kasuotan. Ito ay nakatutulong upang tanggalin ang lukot o gusot ng damit. So ngayon mga ka-eskwela, sa session natin ngayon, dadako naman tayo sa iba pang paraan ng pangalaga, hindi lamang sa ating kasuotan, pati na rin sa ating bakuran at tahanan. Tingnan natin. Tingnan ang picture mga ka-eskwela. Ano kaya ang masasabi nyo doon sa larawan na inyong nakikita? Ito ba ay makalat? Anong masasabi nyo? I-comment na doon sa ating chat box para mabasa ni Tutor John yung inyong mga sagot. Alright, so nanonood din sa atin ngayon ang Dila-Dila Elementary School, ang Caridad Sur Elementary School dyan po sa SD Olyanera. Good morning po sa ating lahat. Okay. Sabi ng ating mga ka-eskwela, sabi ni Alexander, makalat po sir. Sabi naman ni Kian, madumi po. Okay, so tama ang inyong mga sagot. Ang nakikita sa larawan ay marumi. Diba? Yung picture, marumi. Meron ding magulo. Diba? Yung mga gamit na nakikita natin hindi nakaayos. At makalat. Ganyan ba ang inyong tahanan? Okay, dapat niiwasan natin na maging marumi, magulo, o makalat ang inyong tahanan. Ang tanong ngayon ni Tutor John, paano kaya natin mapananatiling malinis ang ating tahanan? Ano-ano ba yung pwede nating gawin para maging malinis yung bahay natin? Okay. O sabi ni Vicky, hindi raw ganun ang kanilang bahay, malinis daw ang bahay nila. Very good. Oh, good morning po sa Lilontok, Tabora Elementary School.
So ngayon, mga ka-eskwela, alamin natin kung ano ang mga ginagamit natin sa paglilinis ng ating tahanan. Ang tanong, naglilinis ka ba ng inyong tahanan? Comment na ng opo o hindi po. Mga ka-eskwela, kayo ba ay naglilinis ng inyong tahanan? Sabi ni Alexander, palagi daw siyang naglilinis sa bahay nila. Very good. Alright. So ngayon, ano-ano nga ba ang mga ginagamit mo sa paglilinis? Tayo ba ay gumagamit ng walis, brush? Malalaman natin yan. Okay. Tingnan ang picture. Ano-ano ang mga ginagamit sa paglilinis? Nakalagay yung picture. Isa ito sa kagamitan na ginagamit natin sa paglilinis. Ano kaya ang sagot? Comment na. Okay, good morning po, Pangi Elementary School, Davao de Oro. At HN Central School mula sa HN Nueva Ecija. Ayan, salamat po sa patuloy na panonood dito sa ETUlay. Very good. Ayan, sabi ng ating mga ka-eskwela, ang sagot daw ay sponge. Very good, Kian. Ang unang larawan ay tinatawag na sponge. Ang sponge ay ginagamit na pamunas at panglinis. Kadalasan ginagamit natin yung sponge sa paglilinis ng ating mga plato, baso at iba pang kubyertos. Kapag kayo ay naghuhugas ng pinggan, ang sponge ang palagi nating ginagamit. Gumagamit ba kayo niyan? Alright, very good. Sunod, ano kaya itong panlinis na ito? Ginagamit natin siya bilang pamunas. Ano kayang uri ito na pwede rin daw gamitin sa paglilinis? Tingnan natin ang sagot ng mga ka-eskwela. Sabi nila, sponge daw yung kanina. Alright, sabi ni John Paulo, tela. Very good. Ang panglinis na ito ay tinatawag na tela. Ito ay maaaring gamiting pantanggal ng dumi at alikabok. Di ba minsan yung tela natin o yung mga luma nating basahan, ginagamit natin siya bilang pantanggal ng dumi at alikabok. Okay, very good. Ito naman, ano kaya ang tawag sa panglinis na ito? Madalas natin siyang ginagamit sa ating kusina, di ba? O pwede natin siyang ipanglinis sa mga ibabaw ng lababo, di kaya pa muna sa lamesa. Ano kaya ang tawag dito? Okay. Sabi ni Rhea, towel. Dalawang salita po ito. Okay. Sabi ni Mika, ang tamang sagot daw ay paper towels. Very good. Ang paper towels ay pamunas ng mga basang lugar. Halimbawa, may natapong tubig. O di kaya may nabasa. Pwede natin gamitin ang paper towels bilang pamunas sa basang lugar. Very good. Sunod na picture, tingnan natin. Ano kaya ang panglinis na ito? Dalawang salita ulit. Tingnan natin ang sagot ng mga ka-eskwela. Good morning po, watching from Santol, Balagtas, Bulacan. Okay, live silang nanonood ngayon kay Tutor John. Okay, yung picture na yan. Ano kaya ang tawag sa panglinis na yan? Tama ulit ang ating mga ka-eskwela. Ito ay tinatawag na toilet brush. Ang toilet brush ay gamit sa paglinis ng toilet bowl. O di kaya yung inidoro kung saan tayo umuupo sa loob ng banyo. Ginagamit siyang panglinis ng ating toilet bowl. Nakagamit na ba kayo niyan? Okay, dapat pinapanatili nating malinis pati ang ating toilet bowl. Sunod na picture, ano kaya itong kinikiskis na to bilang paglilinis din? Tingnan natin kung tama ulit ang inyong mga sagot. Okay. Very good. Tama ang sagot nila kanina. Toilet brush. Toilet brush daw. Okay. Good morning po sa mga New Canaan IS Alabea, Alabel 1, District Division of Sarangani. Good morning po. Sa picture na to, ito naman ay tinatawag na scrub brush. Diba? Simpleng brush. Pero ito ay ginagamit bilang pantanggal ng mantsa.
Halimbawa, yung banyo natin ay tiles. Maaari natin gamitin na pangkiskis o pangtanggal ng mancha itong scrub brush. Alam ko marami sa atin ang gumagamit nito. Tama ba? Alright. Sunod, marami pang panglinis ang ating aalamin. Ano-ano ang ginagamit na panglinis na ito? Ito daw ay sinusuot sa kamay. Ano kayang panglinis ito? Very good. Active na active ang ating mga eskwela. Tama ang kanilang sagot. Good morning from San Juan Elementary School, Irish Maylaya. Good morning po. Sa picture na to, na sinusuot sa kamay, ang tawag dito ay guantes. Very good. Tama si Sheila na it. Guantes. May Bano, guantes. Melinda, Martonito, Carolina Galvez, guantes daw ang sagot nila. Kapag tayo ba ay naglilinis, bakit natin kailangan ng guantes? Dahil ito ay gamit na proteksyon sa kamay sa paglilinis. Minsan kasi maaari tayong masugatan habang tayo ay naglilinis. O di kaya naman kapag matapang yung sabon na ating ginagamit, pwede tayong magkaroon ng skin irritation. Kaya dapat gumagamit tayo ng guantes. O di kaya naman, ito ay tinatawag na rubber gloves sa English. Meron ba kayo niyan? Kung meron, mabuti. Ito kaya, ano kayang tawag sa makina na ito na ginagamit din daw sa paglilinis? Para sa mga malakihang bahay, di ba? Ito ang ginagamit nilang panglinis ng kanilang mga kagamitan at sahig. Ano kaya ang tawag sa makina na ito? Tama si Jaden Royo. Mahalaga ang guantes para hindi tayo masugatan. Alright. Sabi ni Grace Ann, sa picture na ito, ito raw ay tinatawag na vacuum cleaner. Very good. Ang makina na ito ay tinatawag na vacuum cleaner. Ito ay gamit sa paglilinis ng carpet o mga upuang upholstered. O di kaya, ano kaya ibig sabihin ng upholstered? Upholstered ang tawag sa mga upuan gaya ng sofa. Ang paglinis dito ay ginagamit natin ang vacuum cleaner. O di kaya kung meron kayong carpet sa bahay, maaaring gamitin ang vacuum cleaner para mas mabilis matanggal yung mga alikabok o di kaya naman yung mga dumi na kumapit dito. Taas kamay ng merong vacuum cleaner. Okay, tama si Jennifer. Si John Gabriel, vacuum cleaner daw ang sagot. Sabi ni Felisa Panis, vacuum daw. Very good. Sunod na gamit. Oh, napakadali. Halos lahat ng bahay meron ito. Ito ang ginagamit natin bilang pantanggal ng dumi sa sahig. Ano kaya ang tawag dito? Alright, tama po sila. Ang sagot nila ay very good. Sa picture na ito, ito ay tinatawag na walis. Ano nga ba ang walis? Ito daw ay ginagamit sa paglilinis ng sahig. Pero anong klaseng sahig? Hindi basta-basta ginagamit ang dalawang walis na yan. Sa unang picture, yung walis tambo, ito ay ginagamit sa makinis na sahig. Diba? Halimbawa, yung tiles, o di kaya naman yung sahig na merong floor wax. Diba? Ginagamit natin ang walis tambo para sa makinis na sahig. Yung kabila naman, ang walis tingting ay ginagamit natin sa magaspang na sahig. O di kaya kadalasan sa bakuran, sa labas ng bahay. Ito yung ginagamit nating walis para matanggal yung mga nagkalat na dahon, yung alikabok, o di kaya naman yung tubig. Yun yung ginagamit natin na pangwalis. Taas kamay ng may walis. Comment ka na ng meron po para malaman ni Sir John kung kayo ba ay may walis nga. Okay. Good morning, Jerlyn. Good morning from Pampanga, Zairin. Good morning po, Bonifacio Bacolor Elementary School. Yan, active listeners and viewers natin. Ito kaya, partner ito ng walis. Sabi kapag wala nito, mahihirapan tayong magwalis. Ano kaya itong partner ng walis? Napakadali. Nagsisimula sa letter P. Okay.
Tama si Felisa Pamis, sa labas po ginagamit ang walis tingting. Okay, at yung walis tambo sa loob ng bahay. Sabi ni Irish dustpan. Okay, sa English ito ay dustpan, pero sa Tagalog kaya, ano kaya ang tawag natin dito? Sabi ni Logie, ito daw ay pandakot. Very good. Ano nga ba ang pandakot? Ang pandakot ay ginagamit upang dakutin ang mga dumi at basura. Ito yung pinaglalagyan natin ng mga alikabok o dumi na ating winalis. Sabi kanina, ito rin ay tinatawag na dustpan. Okay, so pag may walis kayo sa bahay, natural, meron din kayong pandakot. Okay, o ayan, sabi ni Princess, meron daw silang pandakot sa bahay. Very good yan. Sunod naman, di ba? Bilang paglilinis sa sahig, halimbawa, nabasa yung sahig, natapon yung tubig. Ano kaya ang pwede nating pamunas dito? Alamin natin. Napakadali lang yan. Tatlong letra at meron siyang letter O. Ang tawag sa gamit na yan ay mop. Okay, sabihin nga mga ka-eskwela, mop. Very good. Ang mop ay ginagamit sa pagpupunas ng sahig. Kung naaalala nyo sa ating mga paaralan, meron tayong mop. Diba? Kapag natapon yung baon ng classmate natin, ginagamit ang mop para hindi tayo madulas. Tandaan, ito ay tinatawag na mop. O yan, sabi ni Ivan, meron daw silang mop sa bahay nila. Very good yan. Para kapag kami natapong tubig, maaari itong papunasan agad. Okay, sunod na panglinis. Alamin natin. Okay, ito daw ay tinatawag na floor polisher. Ito ay ginagamit sa mga malalakihang bahay o di kaya naman sa mga malalakihang building. Halimbawa, ito ay tiles, may kailangan silang linisin, ang floor polisher ang kanilang ginagamit bilang pagpapakintab ng sahig. Katulad ng vacuum cleaner na nabanggit natin kanina, ito rin ay isang makina. Halimbawa, sinaksak natin siya. Yung nasa baba na yan, umiikot siya para punasan o pakintabin yung ating sahig. Nakakita na ba kayo ng floor polisher? Okay, sabi ni Mark, meron din daw silang floor polisher sa school. Okay, maaari din gamitin ang floor polisher sa school. Kung wala namang floor polisher, meron tayong ano kaya ang tawag dito? Kung wala namang pampakintab gaya ng floor polisher, ano kaya itong dalawa o isang bagay na to na maaari nating gamitin para mapakintab din ang ating sahig? Nagsisimula sa letter B. Okay. Sabi ni Mary, buko. Yes. Ano kaya itong palinis na to? Buko? Okay. Limang letra. Ito ay tinatawag na, tama si Carolina Galvez. Ito ay tinatawag na bunot. Ang bunot ay ginagamit din sa pagpapakintab ng sahig. Diba? Sa school natin, kapag tayo ay nag-floor wax, pagkatapos nating ilagay ang floor wax, tayo ay nagbubunot. Diba? Isa rin itong exercise para sa atin, para mabilis na kumintab at kuminis ang ating sahig sa school. Hindi kaya naman sa bahay. Sino kaya ang may bunot sa bahay? Comment po kayo ng meron po. Kasi alam ko, iilan na lang sa atin ang gumagamit ng bunot. Pero isa ang bunot sa pinaka-epektibong kagamitan para mapakintab ang ating sahig. Okay. Good morning po. This is Jerome Blake Arcinas watching from Dasmariñas, Cavite. Good morning sa inyo. Okay. Sabi ni Martin, meron daw silang bunot. Sabi naman ni Rhea, wala silang bunot. Okay lang din yon. Anong score nyo? Wow! Ang dami pala nating nabanggit. 12 over 12 ba ang nakuha mong sagot? Comment na para malaman ni Sir John kung perfect 12 ang score mo. Okay, wow! Very good, Irish. 12 daw ang score niya. Okay, so alamin naman natin kung
ano-ano naman ang mga pantulong na kagamitan sa paglilinis. Okay, maliban sa walis, pandakot, bunot, ano-ano pa yung iba't ibang bagay na maaari nating gamitin sa paglilinis. Tingnan ang larawan. Sabi, ito ay ginagamit sa pagtanggal ng dumi, mikrobyo at amag. Okay, hindi lang siya ginagamit sa pagluluto. Ano kaya itong liquid na ito na ginagamit din sa paglilinis? O, di ba? Akalain mo na ito rin pala ay ginagamit sa paglilinis. Very good. Sabi ni Sophie, 12 daw ang score niya. Ni Hazel, 12 daw. Very good. Ka-eskwela? Very good. So ngayon, itong nasa mangkok, ano kaya itong ginagamit din sa paglilinis? O yan, umuulan ng sagot at napakadali lang. Ang bagay na ito ay tinatawag na suka, diba? O vinegar, white vinegar sa English. Ang tawag sa panglinis na ito ay suka. Paano ginagamit ito? Kailangan lang punuin ang spray bottle ng magkasing dami na puting suka at tubig. Paghaluin at pwede nang gamitin sa paglilinis ng salamin, bintana, lababo at iba pa. So yung spray bottle, ito yung kulay blue na nasa picture, hahaluan lang natin siya ng tubig. Pwedeng kalahating tubig at kalahating puting suka. Tapos i-spray natin doon sa salamin na meron tayo, sa bintana natin, at doon din sa lababo. Pwede siyang panglinis at pangtanggal ng dumi. Very good. Sino kaya gumagamit ng suka? Diba? Kung wala naman kayong available na sabon, pwede rin daw ang suka. Sunod, ito ay maaaring gamitin sa paglilinis ng tiles. Okay, hindi lang siya ginagamit sa pagluluto. Ito rin daw ay ginagamit sa paglilinis. Dalawang salita na nagsisimula sa letrang B. Very good. Okay, sabi ni Catherine, ang tamang sagot dito ay baking soda. Right, ang baking soda ay maaari nating gamitin sa paglilinis ng tiles. Di ba minsan yung lababo ay gawa sa tiles? Pwede nating gamitin ang baking soda para matanggal yung dumi, mikrobyo o di kaya mancha ng ating tiles. Hahalo lang natin ito sa tubig at pwede nang panglinis. Okay. Sunod, di ba? Napakadali. Ang sabon at tubig ay ginagamit sa paglilinis ng sahig at bintana. Diba, yung powder o di kaya yung bareta, pwedeng tunawin sa tubig at ipanglinis na natin sa mga bagay na kailangan nating linisin. Okay, sabi naman ni Sophia, ginagamit din daw nila ang baking soda sa pagluluto. Tama yun. Pero sa paglilinis, pwede rin siyang gamitin. Okay. Ito kaya, ano kayang bagay na ito na ginagamit sa paglilinis bilang pampakintab ng sahig? Diba? Pinapakintab nito ang sahig. Maaring ito ay kulay pula. Ito rin naman ay maaring kulay puti. Ginagamit yan sa school nung nag-aaral pa tayo. Okay. Tama si Sally, si Alexander, si Grace, John Paulo, at si Jean. Ang bagay na ito ay tinatawag na floor wax. Okay, yung floor wax, ito ay pinapahid sa sahig at pinupunasan bilang pampakintab. Taas kamay na nakagamit na ng floor wax. Okay, pero kung ang pupunasan nyo naman ay tiles, hindi na kailangan ng floor wax. Ang ginagamitan lang ng floor wax ay semento. Diba? Pwede din naman sa kahoy, yung mga pampakintab, meron din tayo dyan. Okay. O, sabi ni Billy, ayan, gumagamit daw sila dati ng floor wax nung nasa school pa po. Okay, diba? Madalas tayo ay nagpa-floor wax sa school bilang bahagi ng paglilinis dito. Tingnan natin. Ano-ano ang mga paraan sa paglinis ng bahay? Meron tayong pagwawalis, di ba? Tayo ay nagwawalis. Ito ang ginagawa natin para tanggalin yung mga alikabok at dumi na sa
sahig natin. Pwedeng gumamit ng walis tingting o di kaya naman ay walis tambo. Nagwawalis ba kayo? Comment na ng opo para malamit tutor dyan kung marunong ka nang magwalis. Napakadali lang yan. Pangalawang paraan is pag-aalis ng alikabok. Diba, gamit ang basahan, maaari nating tanggalin ang alikabok sa ating mga bintana. Ayan, sabi ni Johan, meron daw silang walis. Very good. Yung pag-aalis ng alikabok, ginagawa natin yan sa ating bahay, hindi kaya naman sa ating paaralan. Ang isa pa ay paglalampaso ng sahig. Diba, gamit ang mop. Tayo ay naglalampaso ng sahig para malinis yung ating sahig. Hindi kaya matanggal yung mga basa o yung mga dumi din na kumapit dito. O, sabi ni Eliza, opo. Opo. Ang daming opo. Very good. Ang babait ng ating ka-eskwela. Ang isa pang paraan ng paglilinis ay pagbubunot. Diba? Ito ang isa sa mga pinakagusto ni tutor dyan. Dahil isa rin itong exercise para gumalaw ang ating katawan habang tayo ay nagbubunot. At ang mainam dito, humikintab yung ating sahig. Lahat ba kayo naranasan ng magbunot? Kung hindi pa, mainam yan. Dahil para maranasan nyo kung paano nga ba yung natural na proseso na pagpapakinis ng ating sahig. Okay. Sa lahat ng nabanggit nating panglinis kanina, ang bahay na ay malinis. Sila ay gumamit ng spray bottle, sila ay gumamit ng vacuum cleaner, mop, at iba pang panglinis. Ngayon, kung marumi pa ang bahay nyo, simulan ng maglinis. Magpatulong kila ate, kuya, nanay o tatay para kayo ay makapaglinis na. Oras na para sa ating pagsasanay. Ito na yung huli nating pagsasanay. Kaya galingan na, i-ready na ang inyong cellphone, laptop o computer para makapag-comment na kayo. Ang gagawin lang ay isulat kung tama o mali ang ipinapahayag ng pangungusap. Comment lang po ng tama o mali. Number one, ang maruming tahanan ay tinatahanan ng mga mikrobyo at sakit. Kapag ba madumi yung bahay natin, maaari itong maging dahilan para mamuhay yung mga mikrobyo at sakit. Tama o mali? Okay. Dapat alam natin na kapag hindi malinis yung bahay, po pwede itong pamugaran ng dumi at maging sanhi ng pagkakasakit natin. Kaya ang sagot dito ay tama. Okay, very good. Sabi ni Martin, tama daw. Ni Kaiser, tama din daw. Number two, ang paglinis ng bahay isang beses isang buwan ay nakakapagpadali ng paglilinis. Dapat ba isang beses lang sa isang buwan tayo naglilinis? Tama o mali? Alamin natin. Dapat ba isang beses lang? So number two, ang tamang sagot ay mali. Yan. Tama ang sagot ni Yuan. Tama rin ang sagot ni Fiona. Dapat araw-araw tayong naglilinis ng ating bahay. Sunod, number three, para mapanatiling walang mikrobyo ang mga sponge at telang panglinis ng mga pinggan, hugasan ito ng mainit na tubig na may sabon pagkatapos gamitin. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot ay tama. Kailangan nating linis yung sponge na meron tayo para matanggal yung mikrobyo na meron dito. Ang gagawin lang, ilalagay ito sa mainit na tubig na may sabon pagkatapos nating gamitin. Number four, ang sukang puti o white vinegar ay nag-aalis ng mantsa sa mga lababo, tiles, banyo at sahig. Ito raw ba ay tama o mali? Sabi ni Nigel, tama. Sabi ni Joanne, tama. Sagot ay tama. Gayang nabanggit kanina, ang suka ay ginagamit natin sa paglilinis. At number five, ang banyo at ang kusina ay dapat laging malinis at regular na nililinis sa lahat ng lugar sa bahay. Dapat ba laging malinis yung ating banyo at kusina? Tama o mali? Very good, Jess o Fiona. Ang tamang sagot ay tama. Palagi nating ginagamit ang banyo at palagi tayong kumakain din sa kusina
kaya naman dapat natin itong regular na nililinis. Anong scores nyo? 5 over 5 ba? Comment na. Ikaw ay naka 5, very good. Ibig sabihin, nakikinig ka kay tutor dyan. Sa ating linggong to, ang kaeskwela natin ay si Chanel Lorraine. Dahil noong nakaraan, sabi ni tutor dyan, ay mag-post o mag-picture habang kayo ay naglilinis. Si Chanel Lorraine ay mula sa Katangalan Elementary School sa Obando, Bulacan. Ang picture na kanyang pinadala ay nagwawali siya ng kanilang sahig. Napakadali lang, di ba, para sa mga mag-aaral na tulad nyo na tumulong sa paglilinis ng kanilang bahay. So, good job, Chanel! Very good! So, gusto niyo bang maging Eskwela of the Week? Ang gagawin lang ay magpo-post. Ang po-post natin sa linggong ito ay nagtatapo ng basura. Mag-post ng picture habang kayo ay nagtatapo ng basura at gamitin ang hashtag ETUlay sa EPP4. Dahil susunod, aalamin natin ang tungkol sa pagtatapo ng basura. Good. So muli, ako si Tutor Jan at natapos na naman ang 30 minutes na ating tutorial session. Makita-kita tayo next Friday mula 9 o'clock hanggang 9:30 ng umaga dito lamang sa DepEd Online, ETUlay Online Tutorial. Good morning! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!